USA, pag-asa para sa mga dating bilanggo, August 5. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Mateo Kapitulo 25 Versikulo 36. Matapos makulong ng 3 taon dahil sa salang pagnanakaw, determinado si Shane Eccles na magsimula muli ng bagong buhay. Ngunit dahil sa kanyang criminal record, alam niya na hindi magiging madali para sa kanya na makahanap ng trabaho at matanggap ng komunidad. Sa unang pagkakataon na siya ay naparole, kalaunan ay nauwi siya pabalik sa bilangguan. Sa pagkakataong ito ay determinado siyang hindi na mauuulit iyon. Sa pagkakataong ito ay may dahilan siya para maniwala na posible ito. Habang nasa kulungan ay nakilala ni Shane si Jeffrey Cobb, isang dating bilanggo na nakasumpong kay Kristo at tinawag para sa isang tungkulin. Alam niya na mahirap makahanap ng trabaho at tirahan pagkatapos makalaya sa kulungan. Alam niya na pinapatnubayan siya ng Diyos upang tulungan ang mga dating bilanggo sa kanilang agarang pangangailangan pagkalabas nila sa kulungan, ito ay ang trabaho at tirahan. Nang makalaya, tinupad ni Jeffrey ang kanyang pangako sa Diyos at itinatag niya ang Shelter from the Storm, isang transitional home o panandaliang tirahan para sa mga dating bilanggo. Ang kanyang transitional home ay sapat para sa 4 na lalaki sa bawat pagkakataon, at ang kanyang lawn service ay nagbibigay sa kanila ng trabaho para pagkakitaan. Nangako si Jeffrey kay Shane na bibigyan siya nito ng tirahan at ng trabaho pagkatapos na makalaya upang siya ay makapagsimula ng kanyang bagong buhay. Karamihan sa mga bilangguan sa US ay walang mga programa upang sanayin ang mga bilanggo sa mga kapaki-pakinabang na kasanayan upang makahanap sila ng trabaho kapag nakalaya na sila mula sa bilangguan. Ang mga programa tulad ng tulong ni Jeffrey ay pinupunan ang mga agarang pangangailangan ng mga bagong laya. Naramdaman din ng iba ang tawag na ito. Si Earl Gator ay gumugol ng 11 taon sa kulungan. Pinasasalamatan niya ang suporta ng kanyang pamilya at Adventist James Settle sa pagtulong sa kanya na manatili sa labas ng bilangguan. Kinuha ako ni James at binigyan ng masisilungan at tinuruan niya ako kung paano magpinta, sabi ni Earl. Ngayon isa na akong painting contractor. Si Settles ang nagtatag ng Transitional Living Program na nakabase sa Nashville na tinatawag na Offices House ay binago ang kanyang buhay sa bilangguan. Ang Offices House ay nagpapatakbo na ngayon ng 4 na pasilidad na nagsisilbi sa 28 kalalakihan. Ngunit mayroong naghihintay sa listahan ng mga 200 lalaki. Ginagamit ng Diyos ang Offices House para bigyan ang mga lalaki ng mga kasanayan sa buhay na kailangan nila para mamuhay ng mas magandang buhay pagkatapos na makalaya sa bilangguan. Ang programa sa pag-iwas sa relapse at mga klase sa pagbabago ng pag-uugali ay partikular na nakakatulong sa pagbabago ng buhay ng mga lalaking ito. Ang inyong mga promised offerings ay tumutulong sa pagsuporta sa mga programa tulad ng pagtulong sa mga lalaki at babae na nakalaya mula sa bilangguan at nangangailangan ng tulong sa pagtatatag ng isang bagong buhay sa labas ng bilangguan at sa loob ng kanlungang pag-ibig ng Diyos. Ang pagtulong sa gawain ng Diyos ay isang paraan upang makipagtulungan sa Kanya upang mapabilis ang Kanyang pagdating.